Hello guys, good morning. Dito ho natin mag-usapan ngayon ang mga sagot sa mga katanungan na bakit marami ang mga naghihirap ngayon. Simpleng tanong na hindi nasasagot hanggang ngayon. So, bigyan natin ang sagot dyan. So, dito sa Roar Incorporated o sa Roar Marketing Orientation on Basic Financial Solution. Bakit nga ba marami ang hindi yumayaman? So, pag-usapan natin ngayon, pero bago yan, dapat sundin natin yung house rules natin. Be open-minded. Kasi kahit anong ganda pa, kahit gano'ng ganda yung pag-usapan natin, pag hindi ka open-minded, hindi mo talaga makukuha kung ano ibig sabihin namin. Pangalawa, enjoy lang. Kasi mas marami yung mga bagay na darating sa buhay natin pag naka-smile tayo lagi. Operate, participate, okay? Tapos focus lang, kung maaari silent nyo yung cellphone nyo. Tapos reserve your questions, pag may mga questions kayo, tapusin muna yung video bago kayo mag-comment sa comment section kung ano yung mga katanungan nyo o sa mga taong nag-forward sa'yo ng video na to. Ang anim, stay until the end kasi nasa huli yung sarap. Nasa huli yung pinakamaganda. At saka, move on na lang. Nakita mo tong video na ito, hindi ito disgrasya lang. Kasi pinakita sa yung video na ito kasi alam namin na kakailanganin mo to. Okay? So ngayon, focus ka, open-minded para at least malaman mo. Bakit nga ba hindi tayo yumayaman? Life of many today. Karamihan sa atin hindi mayaman. Bakit? Kasi akala natin yung salary na 20,000 pesos natin, eh, yun yung magbibigay sa atin ng kayamanan. Okay? Kayaman na tayo dahil meron na tayong 20,000 pesos per month na sahod. Tingin sa ating kalaman na hindi pa pala net yan. That's gross. Kasi babawasan ng tax yan. 10%. 2,000 pesos. Pagkain natin sa isang buwan. Ikaw lang mag-isa neto. 4,500. Load pa. 300. Transportation. 900. Accommodation. 2,500. Personal care, 1,500. Clothing, 1,500. And other expenses para sa mga gagastusan mo sa iyong opisina, sa iyong trabaho, mga contributions, dyan natin ibabawas. Kasi lahat ng mga gastusin natin, dyan natin kinukuha sa salary natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay gastos mo lang sa sarili mo. Again, hindi pa kasali neto yung sa parents mo, pagkain sa parents mo, pagkain sa kapatid mo, alawas ng kapatid mo, di ba? So sa sariling gastos mo lang to. So all in all, meron kang 15,700 pesos na gastos buwan-buwan. Ang salary mo, less na rin sa salary mo, 20,000 pesos, yung net mo, meron ka nilang 4,300 pesos. Okay? Imagine, 20,000 yung salary mo, nagastos mo sarili mo lang 15,700, may net ka na 4,300 pesos. Alam natin na bago ka nagtrabaho, meron kang mga dreams. Yung dreams mo na magkabahay. Okay? 500,000 pagpalagay natin, 500,000, okay na sa'yo yan. Car mo, at least 1 million na car. Travel ka. Okay, di ba? Sobrang saya mo pag napag-travel ka, that's one of your dreams. 200,000 savings mo, at least may 1 million ka sa bank. And other priorities, magkapag-aaral ka for promotions, di ba? Paparal mo yung mga kapatid mo, at least may pagpalagay natin 300,000. All in all, yung dream mo is 3 million. Worth 3 million. Pag nakuha mo yun, at least masaya ka na. Now, balikan natin yung net income mo, 4,300. Yung 4,300 mo per month, i-times natin ng 12 months per year. So, ibig sabihin, per year, meron kang ipon na 51,600 pesos per year. Na yung
dream mo is 3 million divided by 51,600 na ipon mo per year. So, ibig sabihin, makuha mo yan 58 long years bago makuha yung 3 million pesos mo. Guys, imagine, ang gastos mo kanina, sarili mo pa lang. Hindi pa kasali doon yung sa parents mo, sa mga kapatid mo. Diba? So, ibig sabihin, may ipon ka dahil sarili mo lang ang pinapakain mo. Pero, in reality, hindi ganun. Kasi, yung parents mo, yung mga kapatid mo, ikaw pa yung nagpapakain. Kaya, hindi kayo pagkailan natin, guys, maraming mga empleyado ang nagkakaloon, magkakautang. Now, kung magkakautang ka, hindi ganito yung mangyari sa buhay mo. Never kang magiging mayaman. Kasi ito nga, may 4,300 pesos. 58 long years bago niya pa nakuha yung 3 million pesos. Plus pa natin yung edad nyo. Kung 22 years old ka ngayon, kunyari, 22 years old, teacher ka na. Plus 58 long years kang nagtatrabaho. 70 years old ka na. Makukuha mo yung 3 million mo. Eh, paano yung house and lot mo? Ito story. Kung 70 years old ka na. Aanhin mo pa yung car mo na 1 million kung 70 years old ka na. Hindi ba? Hindi ka na makapag-drive. O kaya yung windshield mo, may grado na. Diba? Paano ka makapag-travel? Paano medyo yung travel mo na 200,000 pag 70 years old ka na? Diba? Yung savings mo na 1 million, hindi mo na ma-enjoy yan. Tama? So, hindi pala dito pinag-uusapan kung yayaman ka ba dyan sa sahod mo. Ang pinag-uusapan dito, guys, talaga naman, makukuha mo yung pangarap mo, pero yung edad mo is mataas na edad mo, hindi mo na ma-enjoy. Pero, don't worry, kasi sa reality, kung alam mo ang formula ng realidad ngayon sa buhay natin, makukuha mo yun habang bata ka. Kasi nga, ang reality na pag-uusapan natin, kung empleyado ka, tagdagan mo pa lang pala ng business yan para makuha mo yung pangarap mo in younger years. Now, paano yan? Kunyari, yung income mo na 20,000, fiction. Ang gagawin mo, dagdagan mo lang ng business. Mag-business ka para magiging unlimited. Kasi sa business, guys, yung income dyan, unlimited. Now, house and lot mo. Kung empleyado ka lang, yun yung priority mo. Diba? Diba pa nga, mag-loan para makapagbahay lang. Hindi nila alam, pag negosyo sila, pag mag-attend sila ng training, ang bahay ay less priority ho yan, yung house and lot na yan. Kasi ang gagawin natin, yung pag-invest mo sa bahay mo, pag-gastos mo, pag-invest natin ng business yan, para yung income ng business mo, yun yung gagamitin natin para makapagpagawa ka ng bahay. Pangatlo, sasakyan or car, di ba? Yung car mo, liability yan. Bakit? Hindi na nga kasya dun sa pagkain mo lang at sa basic needs na pinag-usapan natin kanina, how much more pag may sasakyan ka. Pero pag may negosyo ka, may makatulong sa'yo para lalago yung business mo, kaya magiging asset yan. Tapos yung savings mo na maliit sa employment, pag may business ka na kasi mayroong extra income ka, lalaki yan. Now, yung travel mo, seldom ka na magkapag-travel kasi nga pag-employment ka, pag nag-absent ka, walang sahod. Don't worry, pag nag-travel ka, business frequent yan. May ibang business ngayon, libre yung mga travel, di ba? So, ganun ganda sa negosyo. Pag nagkautang ka sa employment, umuutang tayo for expenditures. Di ba, kadalasan? Kasi nga, hindi natin alam eh. Hindi tayo trained o hindi natin alam na pag nangungutang tayo, dapat pala nating i-invest dun sa business natin. Okay? Tapos, yung posisyon dito, pag empleyado ka habang buhay, empleyado ka lang talaga. At least, dagdagan mo ng business para magiging boss ka. Kasi pag nagiging boss ka, mai-enjoy mo the rest of the chances na meron tayo. Unlimited income, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng maganda sakyan, di ba? Dito sa negosyo yan. Kasi pag pinag-usapan natin ngayon, yung income, malaki talaga sa negosyo. So,
kapag naging successful na yung business mo, malaki na yung bahay mo, magandang sakyan mo, yung savings mo malaki na, halos linggo-linggo nag-travel, diba? Debt free na yung mga negosyo ko sa ngayon kasi sila yung boss. Yun yung realidad. So, hindi pala kailangan mag-resign ka sa trabaho mo ngayon. Hindi, magdagdag ka lang ng negosyo. Now, sir, in short, ito pala yung formula, sir. Pag nagiging empleyado ka, dagdagan mo lang ng business para magiging big income mo. Okay? Tapos pag may negosyo ka ngayon, business, dagdagan mo ng ibang business yan para mas lalong lumaki yung income mo. Okay? Hindi mo kailangang itigil yung empleyado mo sa ngayon, hindi mo kailangang itigil yung business mo ngayon, ang gagawin mo lang is dagdagan mo ng ibang business. Yun yung tinatawag natin na multiple source of income or MSI. Kasi wala naman talagang mayaman ngayon, guys, na isa lang yung negosyo. Kung walang yumayaman sa pagiging empleyado, wala ding yumayaman sa isa lang yung negosyo. Okay? So, ganito. Nangyari. Manny Pacquiao. Ilang negosyo meron? Kaya nagiging mayaman. Diba? Papalagay natin, ESM. Okay? Sa ESM, hindi lang isa lang sa ESM. Isa lang ang ESM sa negosyo ni Henry C. Diba? Marami pang iba. Kaya naging mayaman sila. Tayo din, guys, kung may negosyo tayo ngayon, dagdagan lang natin ng ibang business. Kung empleyado tayo ngayon, magdagdag lang tayo ng business para magiging mas malaki ang income natin. Now, ang ibig naming sabihin, get into business as early as today. Okay? Kasi may mga negosyo naman tayo, maraming pagpipilian dito. Hindi na kailangan capital na income, di ba? Marami tayong negosyo na pasokin. Ang kailangan nila dito is yung willingness mo para mag-engage sa business. Now, pag-usapan natin. Ito yung negosyo na pwede mong pasokin. Number one, traditional business. Traditional business, example natin, restaurant. Sa restaurant, kung empleyado ka ngayon, mag-ipon ka ng 200,000 pesos, invest ka for restaurant. Okay? Yung restaurant na yan, ang gagawin mo, mag-recruit ka ng mga good employees. Cook, service crews, magaling na mga service crews, at saka magaling na cook. Okay? Recruit ka. Mag-earn ka ng 50,000 a month. Another yan, na income mo. Diba? Empleyado ka, tapos may restaurant ka, mag-earn ng 50,000 pesos per month. After 10 years, you will become a millionaire. Hindi yung cook, hindi yung service crew mo. Ikaw na may-ari ng business. Ikaw na may-ari ng restaurant na nag-invest ng 200,000 pesos. Ikaw yung yayaman, hindi sila. Okay? Pangalawa, pwede kang mag-franchising. Sa franchising, example, Shumai, 300,000 pesos. Sa 300,000 pesos, dagdag na investment mo yan. Gagawin mo, magre-recruit ka lang din ng good employees. Okay? Tapos, mag-earn ka ng 50,000 pesos per month. After 10 years, you will become a millionaire. Hindi yung employees mo. Diba? Kaya nagkasimple kasi sa negosyo, ang yayaman yung may-ari. Kaya dapat, ganito. Your willingness na mag-invest sa business is yun yung magpapayaman sa'yo. Pangatlo, meron tayong tinatawag na multi-level marketing. Dito nasakop ho yung Rory Incorporated or Rory Marketing. Ang gagawin mo lang, invest ka lang ng at least 1,000 pesos. Okay? Gagawin mo, mag-recruit ka ng good partners. Earn 112,000 pesos per month. Yun yung maximum dito. After 1 to 2 years, you and your partners will become millionaires. Okay? At hindi lang ikaw ang yumayaman, pati yung mga nirecruit mo, yayaman. Dito. So, bali, marami tayong pagpipilian, guys, para magtayo-tayo ng sarili nating negosyo. Okay, compare ho natin. Sa traditional business, ito, 200,000 pesos yung capital, recruitment yung gagawin, earn 50,000 pesos per month. Sa franchising, 300,000 pesos yung puhunan, recruitment and services yung business, earn ng 50,000 pesos per month.
dito sa Rory Marketing, 1,000 lang yung puhunan mo, mag-recruit ka din, tapos pwede kang kumita ng 100,000 pesos per month. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magpalabas ng malaking pera sa Rory Marketing para magkaroon ka ng malaking income. Okay? Yan yung tinatawag natin ng multi-level marketing. Dyan ho, nasakop yung sa MLM, yung multi-level marketing, dyan po nasakop ang Rory Marketing. Maliit yung puhunan, pero sobrang laki ng kitang.